Writer. PH. Ano, actually, kakabalik ko lang ng Manila kahapon lang. So, magsistay po ako dito ng parang ilang mga months. Medyo busy sa mga gusto kong gawin, pero sobrang happy, sobrang fulfilling. Kasi parang nakakamiss din pala magstay ng Manila kasi parang tagal kong tumira sa Pampanga ulit. Ngayon nagagawa ko ulit yung gusto kong gawin ng physical, tapos kasama ko pa yung aso ko. Si Lalabs na nakuha yung name niya sa viral scandal. Sobrang happy ko. Mm-mm. Dito kasi sa Manila, everything so near and accessible eh, kasi sa province. So I'm happy to hear. But ako, now I'm more into bringing back my presence online. So abangan ng aking mga vlogs. And I see na you guys are watching my TikToks naman. Thank you so much. And sharing more of my journey on Instagram and my thoughts on Twitter. But personally, I've been reading books. Kanina lang habang naghihintay, I've been reading this. I wanna share. It's Kobe Bryant's book. So it's very inspiring. And syempre, I really wanna start working out na rin. Support. And so after yun, napapanood kayo gabi-gabi sa viral, tapos balita ko nga may MMK pa nga kayo niyan. Tapos, so what's next after nun? Itong Be The Star na to, di ba? Ayan. So can you tell us kung ano nga ba ang Be The Star singer? And ano kayong bago dito? Well, yung Be The Star singer po kasi, first of all, yung Be The Star kasi talagang naging platform siya para mabigyan yung kapwa Filipinos natin who's very talented in acting and singing a platform at saka a way to reach their artista dreams to perform in bigger and greater stages. So ngayon, mas nakafocus tayo sa mga singers natin since alam mo naman, pag Pilipino talagang may hilig kumanta yan from karaoke to family nights and fiestas. So talagang ngayon, parang yun ang highlight kasi for the past 3 seasons, mas acting siya. So ngayon, ang hinahanap namin is a singer with a heart and a talent that could go through a lot and be someone bigger in the ABS-CBN stage. Ayun, Aljon? Ito din kasi, bago din siyempre yung mentor natin, yung coach natin, dahil nga singing to, ang magiging isa sa mga judge natin ay ABS-CBN's singing coach na kilala din bilang umahawak sa girl group, P-pop girl group na Beanie, si Miss Gray, Miss Anna Graham. Yan, sobrang bait niya. And syempre personally na-meet ko na din siya and excited ako na mag-mentor siya dito. Kasi sinabi niya sa akin, mag-ano din ako dito sa Be The Star. Kasi parang nakapag-usap na din kami. And for sure, talaga sobrang laking tulong talaga ni Miss Anna. Ayun. Bukod doon, syempre, makakasama din natin ang It's Showtime's It's Showtime and Polaris Head na si Sir Riley Santiago. At makakasama din natin iba't ibang weekly celebrity guest judge from Polaris. Hindi ko alam kung pwedeng sabihin, pero sige, magbabanggit ako. Magbanggit agad. Magkakatabangan. Malay lang naman. Exciting naman. Yeah. Yes. Bigatin talaga itong under ng TVDG. Totoo yan. Yeah. And may I just add, kasama namin as si Angie Salvacion from PBB Community Season 10 Top 2. And she'll be here with us in just a few minutes. So, abangan. Super excited. Ayan. So, alam na ba natin yung mechanics ng Be The Star Singer? Ano kayong mga bagong mechanics natin ngayon? Like, from Monday to Friday, ano yung mga dapat gawin ng mga aspiring Be The Star Singers natin? Well, ngayon, mas madaming lives na magaganap. So, mas madami silang dapat abangan. Dahil tuwing Monday, may tinatawag tayong Be The Star Elimination Show, which is shown on Facebook and Kumu. So, dapat fina-follow nyo ang Star Hunt ABS-CBN sa Facebook and Kumu para na-update rin kayo at nag-notif yan sa inyo. On Tuesday naman, may tinatawag tayong The Cover. Ito ay live singing showdown featuring the contestants na mag-show sila ng talent in front of the Be The Star panel of judges. This will be on Kumu. Wednesday and Thursday naman, meron tayong online gig kung saan magte-take over sila sa Star Hunt social
social media account, and kakanta sila doon to show the contestants will show their singing prowess. And on Friday, meron tayong Bido Star Bagsakan on Kumu naman din ito. And dito, very importante ko, importante to kasi it can play a great role sa pagkapanalo nila. So parang bagsakan kasi from the last seasons, like the past season, meron rin to. Parang paramihan ang na magbabagsak na virtual gifts in a specific span of time lang.